Kapix, it's me again, Mama Pixo. Ayan, good morning. For today's vlog, ngayon ay Wednesday at ayun po yung mga bata, nasa school na po. Hinatid ko na po sila kaninang umaga. At ayan, tignan nyo po, medyo maganda po ngayon yung sikat ng araw. Mainit po mga Kapix. Ayan. Mainit na morning. At may maiingay po dito na mga tamsi or maliliit po na ano, bird, charing. Yan. At ayan po mga Kapix, katapos ko lang pong maghugas. Maghugas, magwalis, at yun po mag-igib ng tubig. Dinagsaing na po ako para mamayang tanghali may kanin po kami. So, yung gagawin ko naman po ngayon, mga Kapix. Yan! Hugasan ko po yung motor ni Pix Vlog. Kasi, ilang araw na po itong hindi naliliguan. Char. At ayan, ngayon po, papaliguan po natin yung motor ni Pix para hindi naman po mukhang ano yung motor ni Pix. Kasi pag nandito po si Pix, palagi pong maganda yung motor niya. Parang bago lang po dahil palaging nakaligo. Yan! So, binasa. May dumaan na truck. Binasa ako na po yun. Binasa ako na po yan, mga Kapix. So, hiramin sana ni Tito. Punta daw siya ng palo. Hindi natuloy dahil dumating yung kaibigan niya kung saan siya nanghihiram ng motor sa gabi para mag-maxim. So, hindi natuloy kaya matutuloy naman ngayon yung pag-washing ko ng motor, mga Kapix. Yan, samahan niyo po ako. Marites time lang muna tayo. So, sabunan po muna natin siya, mga Kapix, bago natin banlawan ulit. Mahal po kasi magbawasin. Mabuti na lang sa kung ako na lang. Kasi nakakaya pag pumunta po ng school, madumi yung motor. Kaya kailangan natin siyang paliguan ng minsan, maliguan. Kuha po ng brush, mga Kapix.
natin siya pwedeng basahin masyado kasi baka hindi naman umandar. Babasa lang po yung dumi niya. Ang hirap na pag hindi umandar, maawal ko naman ako nito. Ano lang po yun, is light washing lang. Ayan mga kapiks, kahit papaano nalinis din natin yung motor ni Papa Piks. Ayan. Bagong ligo na po. Handa na naman siya sumundo sa mga bata mamaya. Ayan. Ayan mga kapiks, katapos naman po nating magwashing. Tapos naman po nating magwashing sa motor. Dito naman po ako sa taas dahil yan po, inaayos ko po yung damitan ni Pix. Ito po yung damitan ni Pix. Ito naman po yung mga lalagyan po naming ekstrang damit. Kagaya po ng curtain, mga jacket ng mga bata. Yun naman po yung damitan ko. Wala po yung, ano, wala pong takip mga kapix. Kaya sabi ko, makalat. Madami yung nasa ibabaw yung pala. Dito din yung mga damit ni Pix. Ayan, ito na po. Tinotopik ko na po siya. Then, yung iba, yung yun nga, diba, dun sa baba, nagpalit po ako ng cortina. So, yung mga nilaban ko din po, hindi ko pa din po naayos. Kaya ngayon, naisipan ko pong magtupik naman. Hindi pa naman po labasan ng mga bata. So, hindi po ako matapos nito, unahin ko lang po muna yung mga damit ni Pix na itago para hindi po makalat yung damitan niya. Kahit yung sa akin, maya ko na lang po naman balikan pag makakain na po yung mga bata. Yan. Magtupi po muna tayo, magtupi. Pasensya na po kayo sa amin, lingding, dahil yero lang po yan. Dito po tayo ngayon sa taas, mga kapiks. Kasi yung nasa ibabaw po ng mga damitan namin, mga unan. Unan, kumot. Yung mga bata po, nakakalimutan po nilang itayo yung foam. So, palaging ako po yung nagtatayo ng foam. Recipix po, hindi po siya nagdadala ng damit galing sa Cebu kasi dito sa bahay, madami po yung damit niya. So, bili na lang din po ako ng ulam na luto. 25 pesos naman, ano, 25 pesos yung gulay. So, bili po ako ng dalawa. Para may ibang ano yung mga bata. Sa ano kasi yung mga bata yung nagtutupi. Doon naman tinatambak sa damitan ko kaya. Yan short niya. Kaya madami po yung ano ng damitan ko, maraming design. Yung sa kanya, ayan, kahit
damit ng mga bata sa akin din nilalagay nila. Kahit damit nila. Kaya yung nangyayari, magulo yung damitan ko. So, pat kaunti na lang po yung t-shirt. So, yung nasa likod ko po, mga ano po yan. Kumot. So, ayan. Condolence po kina Nanay Inday tsaka French. So, yun o. Hindi pa po inuwi si tatay. Siguro 24 hours na po. Dahil kahapon po siya namatay. Alas 9 ng umaga. Yung damitan ko po kasi, ano lang po sila. Yung pang-alis ko tsaka pang-bahay. Kasama lang po sila sa isang damitan. Sa isang lagayan po. Kasama lang po sila. Wala naman po bumibili, kaya dito lang po muna tayo sa taas. Katupi na po ito ng mga bata. Kaso yung katupi din nila makakas makalat. Kasi hindi din po ako ma-artist sa damit. Kahit ano po yung makuha ko. Basta po natatabunan lang po yung paa ko. Dahil ayaw ko pong umalis nang naka-short lang po ako mga kapiksa lang yun. Ako marami tayong ano, piso-piso char. T-shirt. Pang-alis ko po. Yan, pang-alis. Sinisip po ako mga kapag sinisip po na. Leggings na hindi ko na po masyado sinusuot. Kalabas. So, yun nga, yung tiyahin ko po may ano na kalamansi. Umutang po ako ng 50 pesos para yung mga bata may gawing lemon juice. So, kahapon nung pauwi si Patpat, pinadala ni Yaya. Kaya nagawan ko sila ng juice para may inumin sila. Hindi kaya ipapakain ko na lang yung kalamansi. Si JJ po malakas tumahol. Kahit dumadaan lang po yung tao. Kaya minsan pinagkakamalan kung kakagat siya ng ano, madaan. Ayan, naano ko na po yung damitan ni Pix at takpan ko na po siya. Yung sa akin lang po talaga yung walang takip dahil sira na po. Nung time pa po na makukulit yung dalawa ko kasi sobrang tagal na po ng mga multibox po namin.
Yan. So, takpan ko din po yung lagayan ng mga cortina, punda. At yung sa akin, damit lang po yung ano niya, takip. Yan. Yan. Yan, mga kapiks. Tapos na po akong maligo at punta na po ako sa school. Sunduin ko na po yung mga bata. Yan, dumana agad. Tara po mga kapiks. Yan, dito na po ako sa school at hindi pa po nagsilabasan ang ibang bata. Yan, si Mika ay galing po sa school. Sa mukmisay po siya sa school ni Kirby. At yan si Kirby. At ayan mga kapiks, lunch po tayo. Ano na po yung mga bata kumain sa akin. At ito po yung aming ulam na naman vegetable lumpia tsaka pakbit yung tira po nila. At may isang perasong manok pa kapiks. Tara, kain po tayo. Tara, kain tayo mga kapiks. Mmm! Gusto na siya. Ngaon. Tapos ang tactics kay para ikaw lang deliver nga di. Hindi mo kita kahilig ang pinaminan ng tap-cell phone. Tap-cell phone, kumain natin sa'yo. Paano naman kita kakapanginan yung gabi na? Gabi na. Kaya mo naman ito pagkakalugan. Kaya lalakit na agam muna sa cellphone ko. Yada, pagkakuan. Pero ito, 100. Yeah. Naman sa 50 ako ah. Kaya man dito tatay. Tamat. So yung kanin ko po yung doko. Medyo matigas po. So dito po yung nagde-deliver ng tubig. Sabi niya, akala niya hindi pa ako nagde-deliveran. Sabi ko, may pupunta na dito kayo ng umaga. So nag-message po ako sa kanya, hindi niya po nabasa. So si Ate Isra po dito, half din lang po yung pasok niya, sapat-pat lang po yung pumasok. Sir! Mga pusa sa lababo. Nabuga. Parang paulan po ngayong hapon. Masarap po yung pakbit na gulay. So yan, ngayon pa lang po kami ni Mika naghati-hati nung sa mais yung pinaka-commission po namin. Pero ako mas nauna na po ako nakakuha kasi binawas-bawasan ko po yung sa pagbili ko ng ulam doon sa Pustanis. Yung napunta lang po sa akin 150 kaninang umaga. So ito po yung binili ko ng lumpia, utan na pakbit.
So, may naghahanap ulit. Sabi ko, wala pa sigurong ano, ani ng ano ng mais for harvest. Kaya eh, wala pa pong pinapa, ano sa akin, pinapautang. Kasi marami po yung may gusto ng mais dahil matamis. Matamis at malaki po siya. Matataba yung ano niya. Laman. Agad tayo. Ayan mga kapiks. Thank you for watching and see you in our next vlog. Bye bye po.